Magandang araw mga ka-TFT. Isang edisyon na naman ng TFT News Break ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Miyerkules. At narito ang ulo ng mga balita. Pilipinas, overall champion sa SEA Games. Babae, nakagat ng alakdan sa loob ng eroplano. Bata, nakulong sa loob ng claw machine. At sa balitang entertainment, Hollywood stars gaganap daw sa Ang Probinsyano. At sa mga detalye, humakot ng 149 gold, 117 silver at 119 bronze medals ang Pilipinas sa kakatapos lamang na 30th Southeast Asian Games o SEA Games. Hawak ang kabuuang 385 medals, sungkit na nga ng Pilipinas ang overall championship ng palaro, ayon kay Philippine Olympic Committee Chairman Steve Hontiveros. Na-break din ng Pilipinas ang record nito sa SEA Games noong 1991 at 2005, kung kailan host din ang bansa. Ginanap kaninang umaga ang closing ceremony sa New Clark City. Vietnam naman ang susunod na mag-host sa SEA Games 2021. Samantala, isang pasaherong babae ang naiulat na nakagat ng alakdan sakay ng isang eroplano sa Atlanta sa US. Nalaman niyang nakagat siya nang magpunta siya sa CR para tignan kung ano ang kakaibang nararamdaman niya sa kanyang hita. Laking gulat na lang niya nang may nakita siyang alakdan sa loob ng kanyang pantalon. Binigyan ng first aid ang pasahero at agad itong sinalubong ng emergency personnel pagbaba niya ng eroplano. Mabilis din siyang itinakbo sa ospital. Sinisiyasat ngayon kung paano nakapasok ang alakdan sa loob ng eroplano. Sa iba pang balitang katakataka, isang bata naman ang nakulong sa loob ng isang claw game machine sa loob ng isang mall sa Zhongshan City sa Guangdong, China. Sumugod sa mall ang mga emergency personnel na rumisponde sa distress call na nakuha mula sa nanay ng bata. Ayon sa ina, inakyat ng musmos ang claw machine nang malingat siya. Laking gulat niya nang makitang nasa loob na ng claw machine ang kanyang anak. Nailigtas naman ang bata. At sa balitang entertainment, kinumpirma ni Coco Martin na may mga Hollywood stars na gaganap sa Ang Probinsyano. Hindi pa muna pinangalanan ni Martin kung sino-sino ang mga artista at sinabi pang napilitan din siyang mag-Ingles to the max habang kausap ang mga ito. Sinabi rin niya na dahil Amerikano ang mga ito, kailangang Ingles din ang kanyang pagdidirek. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Mula sa Dubai Headquarters, ako po si Jamil Domingo. Sa ngalan ng Manila News Team, ako po si Neil B. mula sa Abu Dhabi News Bureau. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.